Hello, good morning po. So, today is December 26. Malapit na po ang New Year. Happy New Year po. Advance Happy New Year po sa ating lahat. So, may re-refer tayo dito. This is Sotak. Sotak RTX 2060 Super Mini 8GB 256 bit DDR6. So, hindi ko alam kung ano problem nito. Ito po ay dinilabor lang sa atin. Lalambob. So, check po natin. Sinisinok ako. Check natin anong problem. So, yung 3 volts. 3.3. So, not shorted. Oh, shorted pala ito. So, ibig sabihin, no power. Excuse me. So, external. Okay, shorted siya. So, napakarumi niya. Ayan, as you can see. Napakarumi ng ano, loob. Yan po itsura niya. Bali, shorted siya. So, buksan natin. Shorted. Ito mga ganito guys na video card. Repairable ito. So, tak 1070, 1080. Maganda yung protection nito sa MOSFET. Nag-shorted siya. Bumibigay. Nabuksan na pa ilala ito guys. Ayan o. So, walang laman yung ano. Yung kanyang... Hindi ko alam ano nangyari dito. Parang binaha. Siya kung siyo, walang thermal paste. Taka shorted siya. Dito. So, kailangan na rin itong palitan ng thermal pad. This is 1mm. So, papalitan na ito ng thermal pad. So, para itong ano nangyari dito. Parang umangat. Ako. Kabutas ang chip. Sana hindi. Excuse me. Inom ng tubig, kakain lang. Sinok pa ako. Ang gandang klase itong ganito, itong ganitong Sotak. Ang ganda yung protection. Kahit siya nagkakaproblema, at least nare-repair siya. Hindi kagaya ng ibang video card na pag nasira, wala, sira na yung chip. Malaki yung na-damage. So, bibili na ng bago. So, at least yung ganito, na-extend pa yung buhay niya. Yan lang yung kagandahan nitong ganitong brand na Sotak. Magandang klase mga Sotak. Yeah, so may backplate siya tas metal pa. Maganda siya. Mapansin niyo wala siyang heatsink yung backplate. Yun maganda. Kasi hindi naman nilalagyan ng heatsink. Hinalagyan ng heatsink 'yan eh. Okay, sinisinok. Tanggalin natin lahat ng ano. Ito yung mga MOSFET niya. Wala dito sa side na to.
Sayang yung repair ko na isa, nagigabyte nung Sabado. So so napa-display bago ko siya, guys, napa-display, norderan ko pa siya ng piyesa. Ginalaw na kasi na siya ng ibang technician, ang daming mga binago. Ang daming nagalaw ng mga piyesa, mga resistor. So, pati cheap damage. So, yun ang mahirap pag galing sa ibang repair shop. Yung na dumadami yung sira. Yun ang mahirap. Ngayon, di rin siya repaired. Napa-display ko siya. May display naman siya, kaya lang nung babboot na sa OS. Ano siya? May error 33. Error code 43 yung GPU chip niya. Sira. So, maraming pinalit ang pyesa. Hindi ko... perfectly sure na GPU chip yung sira nung repair ko. Kasi yung kanyang ano, na ito siya, guys, i-share ko lang. Ay, naitabi ko na pala. Ang dami ginalaw nung nag-repair. Tinanggal yung malaking MOSFET, yung PWM niya dito. Tapos voltage controller dito na isa. Tinanggal, hindi naman dapat tanggalin. So, dami na epektuhan. Tapos mga pyesa nagalaw. Tapos yung sa ganito sa loob, nagalaw din. So, dami na epektuhan. Sayang, yung ni-repair ko. Ay lang. Inabot din ako doon ng isang araw sa pagre-repair. Pala lang mapa-display. Sabi to, sinok na to. Hindi mawala. Grabe yung hirap ko dun. So, wala. Not success yung repair. Malaga. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ay nagsasucces sa repair. So, napa-display ko siya. Yun nga lang. No, sa OS na. Wala. Dead pa rin. May error yung chip. Sayang. Sayang yung repair ko. Inspection natin to. Anong issue? Microscope. So, inspection natin yung likod. Ito, nagsishort ito eh. Ang kaya ito nag-shorted. Ay. Bakit dito may sunog? Ano to? Saan to galing? Huh? May pumatak. Kulay black. Baka kaya nag-short. May mga agyo na siya na black. So, marumi talaga siya. Yung dumi, oh. Yun, itong pinaka-ano niya. So, nag-ano na yung mga dust. Nagkaroon ng shakput. Tapos, namasa. Nag-moist. Sana walang problema yung kanyang, ano. Biram. Yan, dami, oh. Dust. Wala, buti wala siyang sunog. Ay, ito yung tinamaan, no? Kasi may ano, dalawa. I'm not sure kung pati itong isa o talasik lang. Kasi meron siyang ano, meron siyang buong solder ball. Ito. So, yan. Ito yung BRM dual channel. Ay, patay. Yari din to. Burn din siya. So, kung na-damage ito, nako, yari tayo. Itong pyesa na to. So, wala pa tayong available nito. Kaya siguro nasunog, nawalan siya ng plaques eh. Ito. Kaya bumigay dun.
Yung pagbukas natin kanina, walang plax eh. Sana hindi sira yung chip. Sana yung magawa. Pag mahirap, pag ano. Testerin natin to. Oh, ito ay gumagana pa ba? So, gumagana pa naman siya. Puyos pa naman siya. Yan. Buo pa naman to nga to. Mga sunog lang. Bale, nagbaburn pa lang. Nagbaburn pa lang siya. Hindi pa siya naputol. R005. Papalitan na natin yan. So, ito yun. Buo pa naman. So, check natin to. So, ito yun. Gates. So, hindi siya shorted. So, ito. Hindi rin. So, hindi rin siya shorted. Hindi naman siya shorted. Delikado to. Ito. Nalagyan, bumigay ng MOSFET. Parang chip yata ang bumigay na ito. Parang chip ang bumigay. So, ito yung ano nito. Tapos yung kabila. So, hindi naman siya shorted. Yan ang shorted sa kanya. 12 volts. Check natin dito kung alin dito. Ito yung entrance eh. Baka ito. Dito. Ah, ito siguro shorted. Hindi shorted yung kanyang gates. Yan. Hindi siya shorted guys. Pero shorted siya dito. Ito yung galing PCIe. Yan. So, ito. So, hindi siya shorted. Hindi. So, ito. Hindi rin. Hindi rin. So, hindi siya. Shorted dito yung isa na to. So, ibig sabihin, ito at saka ito magkasama. Nadalawa lang yung magkasama. Galing PCIe. So, ano natin para makita. Yan. Bali, para PCIe. Yung shorted dito sa PCIe. Yan. So, ito ang sinusupplyan nito sa mga power MOSFET. So, ito lang. Ito lang nag-iisa. And the rest, dito na siya. Tapos, itong isa, dito. Yan. Yun yung shorted eh. Siguro, yung ibang 12 volts power rail niya. So, baka dito ko siya connected. So, teka lang. Yun lang yung ano eh. Available. Yung galing dito. So, hindi naman shorted itong mga to. So, ito mababa. So, siguro baka 1 volts. Ito kaya 12 volts. So, 12 volts siguro yan. Check natin yung ito. Yung kanyang BRM kung shorted. 12 volts ito eh. Tapos ito yung BRM. So sure. Ah, hindi naman. So hindi naman siguro. Try na lang natin. Baka yun lang siya. Yung isa lang na yun. So. Galing natin to. So hindi ko pa pala nakita yung number. So, ano po number ng MOSFET? Available ba siya sa atin? Basa siya, basa. QN3103, available yan, meron tayo. So, microscope ko para kita ko pag nagtatanggal. So, dahil may capacitor siya pag ganyan, slide. Wala, hindi matamaan yung kanyang capacitor.
try natin to ma-remove. Isang piraso na to. Check natin kung may shorted pa rin yung PCIe niya. Pag wala, so ito lang yung nakaka-apekto. Ito lang yung nagka-problema. Yan. So, buti naman hindi siya nabutas. Sa mga Gigabyte, butas ng butas yung ano nila eh. Yung ganito. Yung kanilang PCB. Butas ng butas eh. Pag nasusunugan. At saka yun sa cooler pool motherboard. So, check natin kung shorted pa rin siya. Para ma-check natin tong isa na to. Yan. So, hindi na siya shorted guys. So, yun lang isa. Success. Na-remove na natin. So, ito, kailangan din natin pa siyang palitan. Kaya, kasi medyo sunog na siya eh. Yung pinaka-carbon niya. Pero fuse pa ng buo pa naman yung fuse. Nasunog lang yung pinaka-carbon niya. So, kailangan na rin siyang palitan. Saan nga ako kumuha ng MOSFET nun? Kalimutan ko na. Dito yata. Check natin kung available dito. QN3103. Dito yata ako muna ng MOSFET. Ah, dito nga. Sa mga pinalitan ko kasi. So, kunin natin siya dito. Tapos may fuse din dito, R05. So, nung wala nang iba. Huli natin yan. R05 din siya. Ngayon sa kabila, ako kunin sa kabila. R05 din to. Okay. Kuha na natin. So, check natin yung isa. Meron dito nasa likod dito. Isu-shorted to eh. 12 volts yan eh. FM20. So, this is a P-channel MOSFET. Malimit to nagsu-shorted. Kasi sumusok yung fuse niya eh. Baka nag-shorted din ito. So, dito lang ito tinitester sa may toldok. Yan. So, hindi naman siya shorted. Ito lang yan, ah. Isa. Ito lang yung sinusundot. Hindi naman siya nasunog. So, hindi naman shorted yung mga secondary power rail. So, ito lang talaga.
Tingnan natin yung fuse. Baka open din siya. So may fuse yan dito. Hindi ito nawawala ng mga fuse. Sa gates. So okay. Alas fuses yung nandito sa katabi. Okay pa, buo pa. Kasi puputok lang yan pag ano eh, pinalta natin. So, okay pa naman yung fuses niya. Ibig sabihin, okay din tong ano niya. Low side MOSFET. So, okay na. Tapos ito, lagyan natin to ng flux. Ito lang yung butas na eh. Baga good pa naman to, kaya lang. Kasi maya-maya na pala natin palitan pag tinesting. Para sure. So, lagay na natin itong MOSFET. Tapos press. QN3103. So tama. Ouch! Natanggal yung ano. Panghinang ko. Natanggal ang... Check natin kung shorted pa rin. So, itong BRM natin. So, this is dual channel. So, hindi naman siya shorted. Dalawang gauge yan. Ah, ito. So, yung fuse. Okay, view, buo. So, buo yung views nun. So, dito. So, hindi na siya shorted. So, buhay na siya. Buhay na siya, guys. So, kunting linis lang. Linisin natin siya ng kauntian. Kasi may gabok siya. Galing ko lang yung gabok. Okay, palamigin muna natin ang chip. So, mamaya natin ito ipapalit. Baka mag-bloated siya eh. Umusok. Para hindi sayang yung pyesa.
Saka natin siya i-testing. Halos po maraming success rate dyan sa mga repair na ano. Sotak na yan. Mayroon ako ni-repair niyan guys. Kamukha rin ito eh. Nandito siya eh. Ito. Naibalot ko na lang kasi pala eh. Kay Sir Salas. So ano naman siya. RTX 2060 din siya. So itong nire-repair natin ngayon. So number ano siya. So this is number 459. Kaiser Magno 459, dumating siya ng December 17, so ngayon ay December 26. 459, so update ko yung customer. 459 Sir Magno. Okay. Update later. Yeah, so update natin ang customer. Okay na siguro. Lamig na. Mainit pa rin. Mainit pa rin yung backside. Sana hindi umusok. Okay na yan. So, testing natin siya guys. Pan-checking, wala naman ibang shorted. Wala naman siyang driver MOSFET. Maliban na shorted yung pinaka-PWM niya. Wala naman ako nakita yung shorted na iba. So, sana hindi shorted ang jeep. Okay, tingnan natin. Malalaman natin yan. So, testing natin. Magpa-power on naman, off naman ang unit kapag ano. So, let's try. Let's power on. So, hindi naman nag-bloated. Ayun lang. Shorted. Wow. Shorted siya. Shorted again. Nag-shorted again. Kawawa. So, may problema yung ano. Nag-shorted siya ulit. Sayang yung MOSFET. Hindi man lang uminit yung GPU chip niya. Wala, wala man lang kapasyon function. Ito yung nakakalungkot kung may shorted yung chip niya. Kasi wala siyang ibang shorted eh. Wala pa namang schematic to. Wala yung problema natin sa ganito. Oh, so sad. Shorted lang siya. Sayang. Sayang ang MOSFET. One, two, three, four. One, two, three, four. So, ibig sabihin, nagigisa. Ito yung masaklap na ito. Nag-shorted siya ulit. So, tanggalin din natin yung secondary. Kasi nag-shorted siya.
Ang problem ni kato, wala tayong schematic. Bili natin yung okay. Na-remove na natin. So, ang mapait na nangyari. Shorted. Possible na ito, may shortage siyang ano eh. Hindi ko lang ma-identify kung alin yung driver ng gates. So, one by one tayo dito. Ito, kung ito yung driver ng gates nito. Yun ang papalitan. Medyo mahirap-hirap lang to. Check natin ang PEX reset. So good. Plus minus clock. Clock plus minus. So, hindi naman siya shorted.
Pero pumaputok siya. Hindi naman siya dito eh. Yung gauge niya, hindi naman siya shorted. Walang ano. Walang hindi ko makita ang solusyon. So, dito tayo. Thirty-one zero seven at saka 3103. Check muna natin to. So shorted. Ito yung nag-shorted. So shorted na. So on natin siya. So nag-on naman siya. Itong isa. Okay, nag-off naman. So, hanap lang ako. Baka may schematic. So, trying. So, try lang ako, guys. Saglit lang. Hanap mo ako na schematic. This is Sotak. Tingnan natin kung so meron dito Sotak 1650. Inilulota mo, babe. Sotak 1660. Ayun. Sotak 2060 dual pan. So try natin to, guys. Ito yung makuha. Puno na ba? Kaya ma-extract. Ayaw nyo ma-extract. Hanap tayo ng ano. So, ayaw ma-extract ng aking inano. So, tak. So, wala. So, tak.
RTX 2060 schematic board view. Ay, wala akong makuha. Oo, kaya nakuha yun. Wait lang guys, so try natin to. Testing ko siya kung magkakaroon ng power. Try natin ang wala yung ano. Pwede yan eh. Isang gagana yan na pagwa kahit wala yung ano. Shorted yung core na yun. Try natin kung gagana. So, let's power on. So, uminit yung chip. Mukha may display. I don't know. Wala siyang display. Pero chip is heating. According to thermal cam. Heating siya. Ayan. So, wala lang display. Power off. Minit yung chip niya. Try natin sa ibang port. So, nawala. Isang core lang yung nawala. Kasi magdi-display yan kahit wala yung isang core. Bakit siya bumibigay dahil dun? So, let's try to power on again. Yan, may init naman yung core. Wala siya display. Power up. Alam natin si DMI. Ayaw eh. Now, sabang natin ang voltage checking. So, let's power on. So, check natin. So, 1.8 present. 1 volts present. This is 12 volts. Okay, this is... added yung kanyang ano. Okay, this ibig sabihin yung problema yung kanyang... ano. Walang supply yung kanyang... VRAM. Walang supply yung VRAM niya. Biram mo lang supply. Okay, power on. Meron naman. Kung meron naman supply pala yung kanyang BRM. Pero wala siyang display. Ah, nagdi-dead. Okay. Bali na mamatay yung supply ng ano? BRM. Nagdi-dead siya.
Na-apprehension display. Bale, sa unang buhay mo, may supply siya. Pinawaran mo siya ganyan. May supply siya. Yan, 1.3. Yan, kompleto. Pero nagde-dead siya. Yan, dead na. Nagde-dead na yung kanyang ano niya. Pero chip, GPU chip is still heating. Yan yung ano niya. Ano. Pero yung GPU power niya, still. Still nandun. Yan. So, possible. Ha, sira din yung ano niya. Sira din yung kanyang GPU chip. Kasi burn to. Supply naman itong ano. So, let's power on. So, may supply ito. 11 volts. Kabila. 11 volts siya. Ayan. Mayroon siya. Pero wala siyang display. Chip is heating. May power up. Possible ba? Sunog yung ano niya sa core. Sa ilalim nitong line na isa. May tama. Kasi ano siya eh. Pag pinalitan natin, nagsushort siya. Pero may supply naman yung gauge niya eh. Nagbumubukas. Pumapasok siya eh. Yung gauge niya dito may supply. Kabilang gates, may supply din siya dito. Titingnan natin siya. Sa power on, yung gauge niya. So, may supply siya 1.5 sa kabilang gates. So, may supply din sa 7, no? So, ibig sabihin, nag-on. Ang hindi lang pumapasok supply, punta dito. Ayaw niya mag-display. Kasi yung mga ganito, mag-display siya. Mapag-display ang kahit kulang yung core. So, sunog kasi ito eh. Sunog. Yung part na ito eh. Sunog siya dito eh. Ibig sabihin, tumagal yung supplying ng voltage bago siya nag-burn. Yun lang, mahirap. Problem siya. Wala, wala akong ibang makita nga dito. Failure. Complete ang voltage niya. Nakikita nyo kasi siya dito, mayroon siyang parang barn, yun know, sa ilalim ng chip. May burning sign siya. Hindi naman ito mapupunta dito. Yun lang isang issue nito. So wala pa ako schematic. Hindi nag-open yung schematic na, no? Baka hanap muna ako, try ako. Ayan guys, so update lang dun sa nire-repair natin kanina na SOTAK RTX 3070. So ano po siya? Bali may misunderstanding lang ako dun sa nire-repair ko kaya siya pumuputok yung pinalit kong IC. So ako dito ng sample na SOTAK. Ayan. So, may SOTAK dito. Sample na SOTAK. So, explain ko lang. May failure akong napansin lang. So, yung nire-repair natin na SOTAK kanina. So, actually guys, working na siya. Wala akong makita ng schematic. Nag-search ako na nag-search. So, ang tagal ko, naghanap ako ng schematic. So, wala akong makita yung schematic. Ang ginawa ko na lang, guys, is minanumano ko yung lahat ng gates.
Yung sa may pumuputok guys na gate. So sinundot ko. Tapos tinignan ko dun sa mga malalaking IC kung saan siya connected. So hindi siya connected dun sa malalaking IC guys. So may nakapansin ako guys, may mga driver siyang ganito. Ito. Yan, may MOSFET siyang ganito na driver. Napansin ko, bawat isang pares, high and low side MOSFET, mayroong isang ganito. So yung pin kanyang pin 8, yun ang high MOSFET na pin na nagsusupply sa gates. Then yung pin number 5 niya, siya naman yung nagsusupply dun sa low gates. Yung icing ganito. Ganitong itsura niya guys na IC. Nakapalibot dun sa ating nire-repair kanina. Kung mapapansin nyo. Subukan kong i-playback yung ano. So, actually guys, yung sinasabi ko, fuse nga lang talaga yung sira niya. Fuse nung gates nung kanyang low MOSFET. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. So, yun lang yung naging failure niya. Wait lang guys. Yan. So, pakita ko sa inyo yung failure. Yan. So, mamalapit-lapit na camera dito. Wait lang guys. Hanapin natin. Ta-ta-ta-ta. Yan. Pakita ko. Wait lang guys. Ito siya. Share ko yung aking screen para makita nyo. So, yung going stress test na siya, gumagana na siya guys eh. So, ipapakita ko lang sa inyo yung error niya. So, ito yung halimbawa, ito yung ating nire-repair. So, flyback natin. Yan. Sana. Yan. So, ito yung shorted guys. Ito, mapansin nyo. Ito yung nag-o-open na shorted na MOSFET. So, pinalitan natin, nag-open siya. Alam nyo guys, ang problem niyan, ito lang, itong ano lang na ito. Itong resistor na ito guys. Tinester ko kasi siya guys, ito. So, nung ninano ko sa ohms, binasa ko sa ohms, tumaas lang siya guys ng kaunting value. Halimbawa, ang value natin ay fuse kasi siya eh. Fuse, ibig sabihin ay 0. So, nagkaroon lang siya guys ng halimbawa ay 10 ohms. Nagkaroon siya ng 10 ohms guys. Tumaas lang ito ng kuting value. Kaya siya pumuputok itong ano na to. Itong IC na to. Yan. Nalaman ko yan guys. Tinester ko yung mga gates na to. Tapos yung gates dito. Wala siyang shorted. Diba? Tapos yun pala. Itong bawat IC na ito. Yan. Yung UP1925 pin na yan. Itong yung pin 1. Tapos yung pin number 8 na to. Ito ang nagsusupply sa high gates. High gates ng high side MOSFET ito. Ayun, tapos itong dulo na ito na pin number 5, siya naman yung nagsusupply dito. Ngayon tinester ko 'yan, guys. Tinester ko 'to. Ayun. So may napansin ako diyan. Ito, guys, itong dalawa na ito, nandito 'yan sa likod, nandito sa baba, itong MOSFET na 'to sa likod. So, hindi ko masyado 'to na-videohan. Pero in the side kasi, ito yan. Walang video eh. Pakita lang natin. Ayan. Ito guys. Mapansin nyo may MOSFET dito dalawa. So yan yun guys. Yung dito na in-explain ko dito. Sana yun. Yan. Ito. Yan. Tama. Ito yung ano. Ito yung pinakadulo guys. So yung nire-repair natin na yun. Ito yung ano eh. Yung sa high side MOSFET, pag tinester natin yan, then to ground, black to ground, then red probe to ground, tapos yung black dito. Sa diode mode, pag binabasa natin siya guys, pag sinundot natin dito, exacto yung reading natin, 400.4 millivolts.
Ngayon, ito guys, ito naman yung pin number 5. Siya yung low MOSFET. Yan, low MOSFET. Yan yung gates ito. Pag tinundot ko siya guys dito kasi, dito, pag sinundot ko siya dito, may nire-reading ako guys sa na mababang value, 200 millivolts. Dapat siya 0.4 pag sa ano, pag using diode mode. Ngayon, yung napansin ko guys, di sinundot ko siya dito. Tapos sinundot ko rin guys itong icing katabi. Itong reading nito at ito ay parehas yung reading. High side at low, high side at low side MOSFET. Parehas siya. So ngayon, sinundot ko to dito. Iba yung reading niya guys. Ngayon, sinundot ko dito. Okay yung reading nito ng isang MOSFET na to. Yan, tapos dito, okay din yung reading. Ngayon guys, dahil na tataka, dahil dito sa pagkakaiba dito, iba yung reading niya dito. Then sinundot ko guys dito sa kabila ng resistor, tapos dito sa kabila ng resistor. So na, doon napansin ko guys na itong resistor na ito, ay nag-change value siya. Nakakikita nyo po guys. So yung inaano ko lang kasi dito, in-explain ko guys, yung kaya siya pumuputok ito. Ito ay hindi na bagong bagay ito sa aking mga nire-repair eh. Na nakapag-repair na rin ako ganito na pumuputok. Pero kadalasan, ito yung nasisira. Yung second MOSFET din, yung low MOSFET natin, nasisira. Or hindi man dito sa likod sa mga kapasitor. So, siguro mga pang tatlong bisis ko na ganito yung nangyari. Ngayon, ito yung pang tatlo. So, ganun yung nangyari niya guys. Ito, fuse kasi ito eh. Fuse ito ng mga gates. Low ng gates niya, mga yan, MOSFET niya. So, yun yung mga naging problem niya guys. Ngayon, tapos guys, pag wala itong dalawa na ito, hindi gumagana yung display. Hindi siya nag-display. Pero guys, may na-try na ako nyan sa model siya ng, hindi siya RX 2070 ha, or 2060. So, na-try ko siya sa RX, sa GTX na SOTAC, na SOTAC 1070. Gumagana siya guys, kahit wala yung isang B-Core. Kahit sa mga palit na-try ko din, kahit wala itong dalawang MOSFET na to sa B-Core, na gumagana siya, may display siya guys. Na-try ko na yon. So ngayon, dito sa nire-repair ko na ito, ayun, hindi siya gumagana pag wala yung ano. Ngayon, kailangan talagang ilagay yung ganyang B-Core, dalawang B-Core MOSFET. Kailangan gumana. So ngayon guys, napagana na natin siya. Yun lang yung naging issue niya. So ito siya. Nagluloko yung aking camera eh. So deactivate, then activate. Ayan, so working na siya guys, gumagana na. Ayan siya. Ang laki ng pagkakamali natin eh. Oops. Patay. So, nagluloko yung ating camera. Wait lang guys. So, deactivate, inactivate again. Sira na kasi itong aking ano na to eh. Ay, oops. So, wait lang guys. At nagluloko siya. Hindi ko alam kung sa cord or sa kung saan. Or sira na dito sa may ano ng camera ko. Sa loob. So, wait na wala guys. So, ano natin? Deactivate natin. Inactivate. So, yan. Ayan. So, explain ko na lang siya sa inyo guys. So, yan. Yun, na-explain ko sa inyo. So, yun yung naging issue niya. So, as of now, working na po siya. Gumagana na siya. Ito na siya. So, yun lang naging issue niya, yung overheated. Na, so, may binalitan na lang tayong dalawang MOSFET. Isang resistor R005. Tsaka isang fuse na sa gates na resistor. SMD resistor. So, yun yung pinalitan natin nito. So, yun lang yung problema niya, guys. Gumagana siya. Hindi yung chip. So, hindi naman pala sira yung chip. So, in-inspection ko kasi, tinagilid ko yung ano, tininil ko sa microscope. Para siyang sulat eh, pero may narkingan eh. Kasi sabi ng customer, nakausap po din. Nabili lang daw niya to eh, second hand. So, possible, baka minarkingan lang. Kasi para kayong, ano siya eh, burn mark eh. Pero hindi naman pala siya burn mark. So, yun. So, gumagana naman siya guys. So, running na siya yung stress test. So, 24 minutes na po siya nag-stress test ngayon. No? Okay naman, working na. Tapos, luma na rin po yung mga thermal pad nito. Bali, naging issue kasi nito, wala nang thermal paste. Kasi yung thermal pad niya guys ay kumapal na. Then yung lahat ng thermal paste na nakalagay sa GPU chip, ano siya, umagos na lahat. At as in umagos, pumatak na sa overheated ng GPU chip. As in wala nang
thermal paste na nakalagay sa GPU chip between heatsink at GPU chip. So yun na yun. Kaya naging nasunog yung resistor na R005 at saka yung nag-bloated yung MOSFET. So yun, nag-overheat siya. So pinalitan na rin siya ng thermal pad, guys, na ang nilagay kong thermal pad dito ay 1mm at saka 0.5mm. Kasi yung 2mm, hindi siya kasha, guys. Nakaangat siya. Mataas ang temperature sa stress test. So, yun yung napansin ko. Kaya, pinalitan ko yung ginawa kong 1mm plus 0.5mm para exactly. Kasi ang mga video card naman talaga, guys, kung mapapansin nyo, ang right talaga dyan is 0.75mm or 1.75mm ang mga thermal pad na ginagamit. Sa factory kasi, guys, yun ang ginagamit talaga. Kaya lang, ang problema kasi dito sa Pilipinas, wala tayong nabibiling 0.75mm at saka 1.75mm. Sa ibang bansa, guys, mayroon. Yun. Kung mapapansin nyo sa mga English channel, so, yan, mayroon sila eh. 0.75mm. Dito sa Philippines kasi wala. So, yan. So, pwede nang gawin. Pwede mo naman gawin eh. 1mm plus 0.75mm. So, yan ang ginawa natin. So, exactly, guys. Sa pantay na pantay. Tataba naman yun eh, yung thermal pad. Tumataba yan, guys, habang tumatagal. Kasi nagre-reduce yan. Para yan, boom, kumakapal yan. Kaya nga nagkakaroon ng tumataas yung temperature ng GPU chip natin. Ayan. As of now, guys, is reading na po siya. 27 minutes is stress test yung ating GPU temperature. So, explain ko na lang kasi hindi ko malapit yung camera natin. I think may lalapit ko na pala kasi bumili ako ng... Ayan, pwede ko na pala siyang ilapit. Kasi bumili nga pala ako ng USB cable kahapon. Ayan, pwede na pala. Pero hindi pa rin ganun kita. Ayan, so, ayan siya, guys. 78 degrees Celsius. So, lower lang yan hanggang 83 yung GPU temperature natin. So, yung pan speed natin, 68% lang. So, napakababa. Ayan. So, ang specs po nang nire-refer natin ay SOTAC. Ang brand niya po ay SOTAC RTX 2060 Super. So, yung kanyang GPU chip na ginamit is 12 nanometer TU106 version. So, 8GB po siya. DDR6 na po yung memory. Samsung po ang brand ng memory niya. 256-bit. Ang kanyang memory clock is 1750. Then, ang boost niya lang is nasa 1650 lang. So, default niya is, GPU clock default is 1470. So, yan siya. Yan. Upon testing natin, guys, okay naman yung niya. Yung hagod niya. So, reading niya, yung GPU load niya, stretch lang naman siya. Pantay na pantay lang po. So, okay na po siya. Working fine na po. Bali, kukunin daw ito ng customer. January 3 na daw. So, yeah, itong nire-repair natin, guys, ay dumating siya nung... by lalamove lang to. Dumating siya nung... Ang date dito ay December 17. So, na-repair po natin siya ngayon is December 26. Kasi ang haba po ng pila natin ng repair. Ayan. Kaya matagal siya bago na-repair. Pero at least success po yung repair natin. Ang haba po kasi ng pila natin. Ayan po. Ang nakapila. So, ayan. Yung mga nakapila ng repair natin. So, marami pa kasi nakapila. Kagaya nito, tambak pa itong pila na to. Hindi ko alam. Nalimutan ko na ilang person yan. Pero marami yan eh. Mayroon dyan tigtatatlong repair. Ito, tatlo. Computer shop ito. Tapos ito, may-ari nito, taga-Taytay. So, marami yung pinadala niya. Dalawang laptop, isang motherboard, dalawang power supply, saka video card. Ayan. So, ito naman, tatlong piraso. So, marami, guys, yung pa-repair natin yung nakapila as of today. Kaya matagal yung bago... Tapos yun naman yung ating mga donor board sa likod. Yung parang tumutulong sa ating repair. Mga donated din ng customer. O, pinakabayad na sa ating diagnosis pay. Kasi hindi naman nila ito gagamitin. Ayun ba, okay na yan. Tapos may binibenta tayo dito, guys, sa video card. So, tatlong piraso to. Ito siya. Baka gusto niya lang bilhin. So, ito binibenta po natin siya. This is... tawag dito. Dual pan na MSI 1050 Ti. Tapos, single pan in gigabyte 3GB. Yan. Saka isang Asus na Strix 2 pan 8GB 256 bit. So, yan po binibenta natin.
So, nakapost po ito sa ating Facebook, Video Card Repair. Ayan. So, mga gusto nyo lang pong bilhin. Ayan po. So, okay na yung ating ni-repair. So, akala ko GPU chip na guys. So, ayan. Kaya, at sinubo ko mag-research ng schematic. So, wala naman ako makita. At ang ginawa ko na lang guys, minanumano ko. Minanual ko na lang siya. Tapos yun, natitik ko naman na ayun lang pala yung sira. So, minsan, kailangan mo rin talagang pag-aralan lalo wala na siyang schematic, hindi available. Kailangan mo talaga siyang mano-mano, sundot-sundot. Sundot sa kabila. Yun nga lang, ang tagal. Sobrang ubos ang oras. So, ngayon kasi, 2 p.m. na. So, nirepair ko yan simula kaninang maga pa. Hindi, alas 8 ako nag-start mag-open. So, ngayon, alas 2 na. Imagine yung oras na naubos natin. Ganyan pag nag-repair ng video card. Tagal, haba oras. Lalo't walang schematic. And medyo mano rin kasi ang video card eh. Mahirap i-repair. Pero pag ano lang, mayroong madali. Kaya lang mayroong talagang mahirap. Pero kailangan tapusin. Ayan. So, yan po yung ating sharing ideas sa ating nare-repair na video card. So, as of now, so okay na po siya. Gumagana na. Ayan. So, ang dami kong mga palamuti dito. Mga camera po kasi yan eh. Naka-abang. Thermal camera para sa heating element. Ito. Para hindi na ako sundot-sundot. Pero kahit ako guys, naka-thermal camera na, napapaso pa ako eh. Minsan, ano eh, yung napaso ako eh. Yung ano, overheated yung kanyang beaker supply. Ang init. Pagsalpak ko guys, talagang na ano yung kamay ko napaso. Ayan, mayroon mga time na ganun eh. Ayan. So, ngayon po ay December 26. So, malapit na po ang New Year. Happy New Year po sa lahat in advance. So, mapanood man nyo siguro ang video na to baka after tapos na yung New Year. Kasi ang dami po naka-line up na video na ina-upload natin. Hindi ko naman araw-araw may upload yan eh. Ang dami po kasi natin ginagawa. Tamba kasi yung repair natin sa likod. So, ayan po. Magpapaalam na po ang Workshop Peaks Video Card Repair. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa aking YouTube channel. So, ayan. May nasa 2,700 na ating subscriber natin. Kaya lang hindi ko pa siya guys na-activate yung AdSense kasi hindi pa dumadating yung ano ko activation code dun sa address. Hindi ko alam kung paano makontak yung Google eh. Yan, kaya wala pang bayad. Hindi pa ako kumikita dun sa YouTube channel ko. Ayan, pero ang purpose lang yun, upload lang ako ng upload ng video para sa ebidensya din. Gusto rin mapanood minsan ng may-ari. Evidence yan guys, kaya nabuo yung YouTube channel natin. Evidence na para sa customer natin. Actually, marami na yan guys na nailigtas tayo dahil sa ebidensya ng YouTube channel natin. May mga repair kasi na nagre-reklamo. Yan, pinapakita natin. Ayan sir, ganito ko yung na-receive. Oh, ito yan, no. So, wala. Wala din siyang magawa. Meron kasing, ano, nagreklamo ba dati sa TV guys. Yan, ay buti may video ako. Yung TV, ginawa ko, di okay. Walang guhit yun. Dinala sa kanila. Pagdating sa kanila, reklamo sa akin. Bakit ko daw nasira yung TV? May guhit daw. Pinakita sa akin, pinituran. Alam nyo guys, sige, ano? Simple lang. Nakita ko. Ito sir yung video. Galing dito. Gumagana sir, oh, bago nyo kuhanin. Ligtas. Buti nag-video tayo. Meron pang isa. Laptop naman guys. Teacher yung may-ari. Sa Antipolo City. Nagreklamo guys. Bakit daw may butas yung laptop na dalawa dun sa taas? Wala daw tornilyo. Alam nyo guys, lang doon nung dati daw mayroon yung sabi ng customer. So, dati daw mayroon. Alam nyo, nakapagligtas lang din doon sa akin guys. Ito lang din, YouTube channel natin. Na-upload natin. Yun ay dati, sadyang butas. Kasi alam nyo kung bakit guys. Yung butas guys na yun ay hindi tinutornil sapagkat yun ay sensor at saka sa mic. Pag nilagay, hindi natin pwedeng tornil. Alam nyo guys, nasabi ko yun sa customer. Ligtas tayo doon. O, di ba? Yan yung evidence ng ating YouTube channel. Ayan. Or evidence kasi yan. Kasi pag na ano nyo na kasi yung experience nyo na yung mga ganyan. Marami nagre-reklamo customer sa mga ganyan. Kaya napakalaking bagay po nitong YouTube channel. Evidence. Kahit hindi ako kumikita dito guys ay okay lang. At least dumadami na nga yung mga technician guys eh. Dahil lang sa ating YouTube channel. Ang dami nagchat-chat sa atin eh.
dahil sa ating YouTube channel, naging technician sila ng video card. Ay, di ba? Ayos. Marami na akong kalaban. Ayan, guys. Nakatulong. Nakatulong tayo. At least, marami tayong natulungan. Maraming magiging technician na Pilipino. Hindi lang, guys, Pilipino. Mga, lalo na yung, ano, Indiano. Tapos, Pakistano, guys. Dahil nagchat-chat sa akin, Indiano at Pakistano. Na mga foreigner. Talagang, ano, chat-chat talaga. Talagang ubus yung English ko. Tsaka chat-chat dun sa mga, sa Facebook. Talaga naghihingi ng tulong. Help. Tapos yung sa Turkey, guys. Yan, Turkey. Turkey. Ang dami rin nag-ano dyan sa akin. Nag-chat-chat. Sa Turkey. Mga English speaking naman siya. Yung meron pang, guys, yan, English Carabao, eh. Yung ano talaga, kasi Turkey sila, hindi sila mga, ano, sa English. Iba yung English nila. Parang, ano, so, sampa-sampa. Patong-patong bang, ano, di mo na yung gigits. Eh, gigits mo na lang in one word. Halimbawa, eh. Repair, ganyan. Pero yung ibang word nila, baliktad niya. Pero okay lang yan, ganun talaga. Naintindihan natin yun dahil yun ang language. Kahit naman sa Pilipino, ganun din English Carabao minsan sa mga hindi parang mag-English. Ganun. Ako, hindi naman ako parang mag-English eh. And guys, so this is sharing ideas only. So working pa rin yung stress na babad na. So, sisend ko pa yun sa video, yung video natin sa ating kasal. Okay? Bye-bye na guys. So see you on the next my video. Bye-bye.